totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Happy Sabado Worldwide, mga legit double cards! Uy, mali! Mga Team Monchi pala, Team Monchi! Pero tuloy-tuloy pa rin po. Uy, welcome to TV5, mga legit double cards. Grabe, this is a monumental day talaga for TV5. At welcome po sa lahat ng ating mga legit double cards dyan. Unang-unang araw pa lang po tayo ng Hulyo at doble-doble, triple-triple. Umuulan po ng blessings ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy pa rin ang 1,000 tuwa na dagdagan pa nga yata yan sa paghahatid natin ng saya at pag-asa. Pati yata ang mga taga-pag-asa, Kalayaan Island dyan po sa Palawan ay nanonood. Pakibalik nga ng konti yan. Teka lang. Sa paghahatid natin ng pag-asa at saya, anumang oras at anuman pong pagkakataon ha. Ayan, dahil dyan, gayan. Dahil dyan, may bago kaming paandar dahil ang tambalang Monchi, ang Team Monchi, nasa bagong oras na po. Ako po ang inyong lingkod, Menchi Silvestre, at humahangus po ang aking partner na si Mon Gualvez. Arangkada yan maya-maya, pero tayo, arangkada na tayo dito sa Radyo 5. Simula ngayong Sabado ha, tandaan nyo na. Si Alex Fuentes, nagtataka nga kanina, sabi niya, Ma'am, bakit wala kayo sa radyo? Teka lang, syempre lahat tayo ay nakatutok sa... Wala pang title. Doon muna tayo sa legit double cards, di ba? Ang alagang kapatid ha, nasa bagong time slot na alas 2:30 hanggang alas 3:30 na po tayo ng hapon. Sama-sama pa rin tayo mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide pa rin po yan. Kaya samahan nyo kami everyone, Team Monchi, para sa nag-uumapaw na saya. Grabe, na-feel nyo ba yung kanina? Parang feel na feel ko pa rin yung entrada ng TVJ dito po sa kanilang bagong tahanan na. Kaya nag-uumapaw kami dito sa saya at pag-asa. Sana kayo rin po ha. At sa legit na pagtulong at bayanihan. Tune in na po para sa 1 oras ng alagang di magkukulang at makabuluhang talakayan. Nag-uumapaw pa nga sa bago nating oras, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Dito po tayo mapapakinggan at mapapanood. Maya-maya lamang ha, abangan nyo kami sa 1PH right after TVJ on 5. Pero ngayon po, mapapakinggan tayo ng live sa 92.3 Radio 5 True FM. And of course, ayan, mamaya sa Signal TV Channel 1, meron pa rin tayo maya-maya lamang. At syempre sa mga nais naman pong tumutok sa atin online, ito na ang lambing namin ha, please. I-like, i-share at please mag-comment po lamang sa ating FB Live sa Alagang Kapatid Foundation page. Gayun din ha sa 92.3 Radio 5 True FM page. Maya-maya, hopefully baka dali na rin tayo ng 1PH. Pero ngayon, sige lang po, nood lang muna kayo ng mga legit double cards dyan. At ito na, dahil mas pinalakas at pinalawak pa ang True FM, mapapakinggan pa rin tayo sa mga sumusunod na lugar at sana'y nakatutok din sa TV5 for Luzon, sa Pangasinan, Baguio City, La Union at Ilocos Sur sa 102.3 Radio 5 True FM. Para naman sa Visayas, Cebu, Bohol at Ormoc City sa 101.9 Radio 5 True FM. Habang sa Eastern Visayas sa 99.9 FM Caboses Radio. Sa Tacloban naman po sa 104.7 FM Caboses Radio pa rin. At sa Bacolod City kung nasaan si Alex Fuentes, 102.3 True FM. At para naman sa Maguindanao, sa Mindanao, sa General Santos City, 97.5 Caboses Radio. And Cagayan de Oro City, Radio 5, 101.5 True FM. Siyempre, dito na tayo sa legit
Dito na tayo sa totoo, mapagkakatiwalaan, maaasahan. 92.3 Radio 5 True FM. Uy, naninibago ako sa oras. Pagtingin ko sa oras, 2:37 na. Teka, dapat tapos na kami. Hindi pala, nag-uumpisa pa lang tayo. 2:30 na tayo, mga kapatid. Baka nalilito kayo. Eto, damay-damay na sa paghahatid ng tulog. Yay, talaga! Siyempre, pagka tayo ay may mga blessings na dumarating, pag merong mga naghahanap ng tahanan, di ba? Ikaw naman ang gagawin mo lang naman talaga. O, iusog ka lang ng konti. Di ba, ganun lang naman yun? Pag may sasakay sa jeep, di ba? Tapos meron pa namang space para sa isa dalawang pasahero. Anong gagawin mo? Di ba, usog ka lang ng konti? Ganun lang naman talaga yon. Damay-damay na sa paghahatid ng tulong sa kapwa. Kasama ang Tulong Kapatid Updates. Oh, lumagpas yata ng konti yun. Patingin naman, babaan nyo naman ako. Ayan. Kasi po, ang electrification program ng Juan Meralco Foundation o OMF, aba, parang TV5 ha, mas pinalawak dahil sa Health Center Electrification Program ng grupo, pinailawan sa pamamagitan ng itinayong solar photovoltaic PV system ng M-Spectrum at Meralco Solar Power subsidiary ng OMF, ang health center ng Barangay Laiban sa Tanay, Rizal, sa tulong din mula sa grant ng Employees of the Customer Retail Services Group ng Meralco. Ngayon, ang mga residente ng naturang barangay ay tuloy-tuloy nang naseserbisyohan ng ilang basic medical services ng nabanggit na health center. Ilan sa medical equipment na maaari nang magamit ng health workers ay ito, napakahalaga. Nebulizers, wow, fetal dopplers at maayos na ilaw at ventilasyon sa center para makatulong sa mga doktor sa kanilang isinasagawang minor surgeries. Wow, ha? Ang galing yan. Kamakailan din ng OMF ay pinailawan ang rural health sa barangay Santo Niño, Tanay, Rizal pa rin at isang barangay health station in an island community sa barangay Polopina, Concepcion, Northern Iloilo. Maraming salamat and thank you very much. Tinagalog lang, in English pa. OMF, ayan. At sa mga biyahero na gumagamit ng expressway, hangad po lagi ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ang ligtas at maayos ninyong paglalakbay. Kaya naman, importanteng laging nasa kondisyon, hindi lang ang ating mga sasakyan, kundi ang of course ang ating mga lansangan para maiiwasan ang aksidente at magkaroon ng maayos na daloy ng trapiko sa mga expressway na pinangangasiwaan ng MPTC. Kabilang po sa annual pavement repair program ng MPTC, ang kalsada sa Balintawak hanggang Santa Ines, Pampanga sa North Luzon Expressway o NLEX at ang kalsada sa kahabaan ng Tarlac hanggang Tipo sa Subic Freeport Expressway. Yan ang SCTEX, if I'm not mistaken. Oh. Kasama rin sa programang ito ang regular repairs katulad ng crack mapping at pothole patching para mapatibay tumagal ng mahabang panahon ang mga kalsada. Again, salamat MPTC! Di pa yan ubos ha, eto pa. Meron pang dagdag ha, kahapon po ito Biyernes, si Monchi ay malugod po kaming ibabalita sa inyo na matagumpay at nag-uumapaw po sa pasasalamat ang Alagang Kapatid Foundation sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA, Signal TV, MediaQuest at of course ang ating tahanan, ang Nation Broadcasting Corporation, dahil sa inyong pagpunta ha, at pamamakyaw at pamimili sa ating isinagawang Kadiwa pop-up store sa TV5. Mula po yan alas 6 ng umaga, hindi lamang hanggang alauna, umabot pa po kami hanggang alas 2 ng hapon sa mutsaring paninda. Fresh and dry commodities po yan ha, na dekalidad at abot kaya ang presyo ang itininda sa TV5 Launchpad Pay Parking Area, Reliance Corner, Sheridan Street. Dito po yan sa Bandaluyong City. Ilan po sa mga empleyado ng TV5, hindi lang empleyado, talagang pati yung ating mga manko, mga ating mga bossing na makyaw mula sa TV5 at Signal TV ang nagsipunta sa at naki one day market sa Kadiwa Store. Nagbabaan din ha ang mga empleyado natin mula sa Philex Mining Corporation, pati na ang mga kapatid natin mula sa Maya. Ayan, parang may nadidinig na akong humahangos. Pagbigyan naman natin siya ng pagkakataong makahinga at magsuklay. Magsuklay ka muna. Alam niyo na kung sinong tinutukoy ko. Yung tinapa na yan, naubusan ako ng tinapa. Grabe.
yung seafood section, naubos agad yung kanilang panindang tinapa, bangus, hipon, at tahong. Nako, isa sila sa unang-unang nagtaob ng paninda. Kasi in-interview pa ni Mon si Kapon Singh nung umaga sa Bangon Bayan with Mon Gualvez, lalo tuloy naubos ang kanyang paninda agad-agad. Grabe po yan ha, pati sige lang Mon, magpunas ka muna ng iyong mga pawis-pawis dyan, pero grabe yon. Ang budget mo, kung ang budget mo mga 200 hanggang 300, no, kahit mga 500, ang bigat na ng panindang dala-dala namin. At itong si Aging, Aging's Food Delight, super sarap din yung mga yan, grabe po. At dahil, and of course, ang ating mga sariling eko-nanay, nagbenta rin ang ating mga, syempre, sabi namin, uy, bawal ang plastic sana dito ha, magdala kayo ng mga sarili nyong eco-bag. Eh, yung mga walang dala, at syempre, bibentahan natin ang mga eko-nanay bags natin yan. Ang isa pang magandang balita, ang PLDT Smart na mahagi ng planting kits at bigas sa first 100 customers po ng Kadiwa Pop-Up Store. Thank you very much, PLDT Smart SMT, Stakeholders Management Team. Maraming maraming salamat. Mga kapatid, bagsak presyo siya talaga. And Mon! Yes, ako sobrang dami nagpatutuon yan ha. True. Ay, really? Sulit na sulit daw ang pagpunta nila, wow, dyan sa pop-up store or pop-up market. Market, mga actually, kapatid, oh, no? Sulit na sulit talaga. Ang dami-daming mga abot kaya. No? Bagsak presyo po na paninda, mga kapatid. Pero syempre, bukod po sa mga pumunta dyan, pasasalamat po sa inyo at uy, magandang hapon po mga kapatid. Oo nga, bati humahangos at talagang humahabol po mula sa SM Sangandaan. Magpaliwanag ka muna, bakit ka late? Sige na, kesa sa papuntahin kita sa presinto. Kaya nga dito po lang magpaliwanag ka na, go. Sa barangay level muna tayo ha. Okay. Ito mga kapatid, ako syempre ho, ako'y napakiusapan din na mag-update lamang sa pagbabalita po hinggil nga po sa ginagawang viewing party sa NCR, which is located po sa SM Sangandaan sa may South Caloocan. Wow. Akala ko malapit lang. Hindi pala. Hindi. Layo pala niya. So, nag-chopper ka papunta dito? Nag-chopper naman ako ng konti. Ayan. O, kalahati lang nung LEC yung ginamit namin. Kaya ka pala humahalos ang pawis. Oo. Kaya nga eh. O, kamusta doon? Nakakatuwa, Menchi. Ang dami nating mga kapatid doon talagang nag-abang kasi mas maganda yung viewing experience eh. Wow. Yung LED talagang 16 Ramdam feet, mo. No? Feet ha? Yung okay, mga taas talaga ng ano na parang dalawang palapag na building. Yes, yun. Ganun kalaki talaga. Wow. Kaya sabi ko, wow, yung panonood nila talaga, ang lalaki ng mga correct, no? Ng mga ang lalaki tao. Ang lalaki ng mga double cards natin. And they are very, very happy, no? Talaga. With the experience. Some naiyak. Yes, yun yung itatanong ko sa'yo. Kasi alam mo dito, Mon. Naiyak din? Naiyak kami. Oh, nakakakilabot, grabe, no, mga kapatid? Kaya nga saktong-sakto po yung yes, aming suot ngayon bilang pagsuporta sa TVJ on TV5. Yan. Umiiyak kami dito muna. Talaga ba? Paano oo, yung pagiyan? Ay, wag na. Wag mo na ipaano. Wag mo na ipa-demonstrate. Joke lang po, mga kapatid, ha? Pero ganun yung feeling. Totoo. Ano, De, sobrang grabe yung goosebumps, saya, no? Talaga. Iba, iba yung feeling, mga kapatid. And we are very, very happy having TVJ and the legit Double Cuts here on yes, TV5. Yes, that's very true. Very true. Sabi ko nga kanina, di ba, bakit din tayo na move down ng 2:30 to 3:30? Yes. Di ba? Pag meron dumarating, kunwari diba jeep, sabi ko nga, di ba, pag jeep, pagka meron pa naman talang spasyo na pwede kang umusog, usog ka lang muna, di ba? Kasi yan naman, para meron pa rin makasakay. At yan, ganyan lang po kasimple. Sabi nga ni JJB, ni Ma'am Jane Basas kahapon, ang ating CEO ng Media Quest, sabi niya kahapon, tungkol ito sa Kadiwa Store. Oh. Sabi niya, nung dumating yung pakiusap ng DA na maggawing Kadiwa Pop-Up Market, itong TV5, sabi niya, hindi na pinag-iisipan yon. Diba? Hindi na pinag-iisipan yon. So actually, it's really this. Pag may kumatok sa inyo at naghingi ng espasyo para sila ay makituloy, yan na yan po yan. Ngayon, ang next question nga, meron pa bang part 2? Oo nga. Ano ba, Menchi? Ikwento mo na sa amin, no? I-chismax mo na yan. Eh, yun na nga. Oh. Dahil nga, grabe yung pagtangkilik kahapon na pagdesisyon na merong part 2. Yay! Hindi lang part 2. 3, 4, 5, 6, 7, wow, 8, 9, 10, 11, 12. For a whole year. Woo-hoo-hoo! Extended for a whole year. Grabe. Itong ating Kadiwa Pop-Up Market.
Ang galing naman. And dahil grabe, Moni, papag-guest ko sa iyo yung iba. Sige, naku, pwede. Please. Bukas na bukas po ang Bangon Bayan with Mon. Basta kaya nilang gumising ng madaling araw. Oh yes, sanay sila. Ito, isa. Itong napapanood din nyo siguro on Facebook, napapanood tayo. Hmm. No? Yung mga ano. Yan ba yung hinahanap ni EP Edwin? Oh yes, yes. Yung suman. Edwin, sorry, naiiwan ko rin. Anong oras ba? Sige, nang inggit so, pa. Sorry. Anong sorry, oras sorry. Ba natapos lahat? Parang hindi yata umabot ng alas 12, ubos hindi na halos yung iba. Hindi umabot kasi nga sila kaponsing yung seafood section. Galing. Naku, grabe, naubos sila. Hindi pa kami alam mo na, kaponsing ha. Hindi alam pa mo kami na. Nagre-ribbon cutting. Ubus, ubus na. Uy, meron daw po doon ha. Talagang nakikinig pala sa Bangon Bayan. Uy. At pumunta talaga doon para... All the way from Cavite, Mon. Oo, para daw mamili at mamalengke dyan sa Kadiwa Pop-Up Market. Maraming tandang, salamat tanda po. Tanda-tanda ko sila, si Art at si Mina. Uy, thank you po. Parang grabe. Hindi ko sila sa shout out. Pero thank you po. Thank grabe. You po sa inyo, Sir Art and Ma'am Mina. Oo nga, hindi namin natanong kung on social media sila nanonood. Baka ano? Nakikinig. Baka oo, nakikinig kasi natanong talaga. Lang din ni Justine. Sabi lang sa akin, oy, nakikinig grabe. Sila sa Bangon Bayan with Mon. Salamat yes. po, salamat. Starting from Bangon Bayan with Mon hanggang Filon and Chacha, nanonood sila. Kaya talagang ano, sila yung early bird. Sila yung unang-unang nakapamili yan. Doon. And they catches all the worm. Oh yes, grabe. All the blessings doon, yes, no? Na totoo, talagang, totoo. Oh, dami nila pagpipilian. Mon, alam mo, nagulat din ako kahapon. May mga nag-walk in. Kasi nung una, takot kami. Sabi namin, ako yung mga baka. Empleyado. Alas 9 pa darating yan. Mm-mm. Alam mo kung sino mga nagdatingan? Sino? Yung mga residents sa mga condominium dito. Ay, ang galing dito, naman. Mga nakapambahay. Pero makikinis. Nakakatuwa, kuya. Pero may daladala silang eco bag nila. Oh. Talagang thank sinunod you, thank nila. You. Thank you. So, pero, I think July 28 ang katapusan natin. Ulit. Yan. Abangan nyo po mga kapatid. I-update po namin kayo dito sa programang Alagang Kapatid. Hinggil nga po dyan sa mga susunod pang yes. schedule ng Kadiwa Pop-Up Market. Pero eto na nga, mm-hmm. Team Monchi. Puro exciting din ito ha. Dahil naaalala nyo pa ba yung The Good Bag Project ng Mr. DIY? Yes. Sino ba makakalimot po niyan? Oo. Ayan, sige. Ayan. Pwes, imine na. Imine na yan, okay? I-like na ang bagong inyong aabangan mula yes. po sa Mr. DIY. Yan po ang Go Bag Project, isang disaster preparedness awareness program katuwang po ang Alagang Kapatid Foundation. Kaya mag-shop na sa pinakamalapit na Mr. DIY store at mag-donate. And let's all save dahil sa 4,000 pieces ng Go Bags na ibabahagi po ninyo. Katumbas po nito ang pagbabahagi naman ng Mr. DIY katuwang po ang Alagang Kapatid Foundation sa ilang target beneficiaries. Abangan pa po ang iba pang mga detalye patungkol sa proyektong ito. Ngayon pa lang, Team Monchi, mag-go bag project na tayo. I-go mo na yan! Patingin nga uli, go, shop, go, and something. And para save. Shop, go, and save. Oo. Kasi nga naman, when you have your own go bags, mga kapatid, ang layunin talaga nito, Mon, you have your own go bags. And you yes. share one go bag sa isang community na tinamaan po ng kalamidad yan. Oo. Shop, donate, save. It's an act with kindness. Ayan. Totoo naman talaga. Very naku, true. Nakatulong so, ka na. Tapos nakatulong ka pa sa maraming bagay, no? Sa sarili mo, sa lahat. True. Magpabudol na po kayo. Ako madalas po ako nagpapabudol. Ano yan? Magpupunta ka sa Mr. DIY, hindi pwedeng wala kang bibilihin ng mga items doon kasi correct, sobrang affordable eh. Correct. Tsaka yung ano, yung parang lahat ng hindi mo mahanap sa iba. Nandun na. Nandun siya. Hindi lang yun. Budol is real. Hindi lang yun. Kahit sa ang sulok ata ng Pilipinas, merong Mr. DIY. Ah, yes. Kaya pag meron kang, pag may shoot ka, di ba Mon, ng provincial, tas meron kang naiwan, hanap ka ng Mr. Punta DIY. Punta lang, oo. Nagpunta akong Dumaguete, meron din doon. Correct. Nagpunta ako ng, lahat na, oo, nasa kanya na lahat. Southern Leyte, naiwan ko yung makeup kit oo. Ko. Meron din sila? Meron din sila. Naglakad lang ako from where we were staying, ando ng Mr. DIY. Yun na. Nako, ang galing naman talaga. Dire-diretso na natin mga kapatid ang tulong at bayanihan. Katuwang naman po ang AK in Action. Nitong nakalipas sa linggo po, dinayo po natin ang Bicol, ang rehiyon ng Bicol, partikular sa lalawigan po ng Albay, para hatira ng tulong ang mga kababayan nating apektado ng pag-aalboroto. Talaga itong si Mayon, nagsusumpong ang bulkang Mayon. Mula Tabaco, Albay, mainit na aros kaldo. Ayan, surup niyan mula sa Alagang Kapatid Foundation, ang ating inihain sa mga evacuees, samantalang mabibilog at mabibigat naman na kalabasa mula sa Rural Rising Philippines ang ating ibinahagi. Gayun din,
na mahagi tayo ng mga hygiene items sa na pangbata, pero yung mga pati yung mga isip bata ay nanghingi ng mga hygiene items mula sa Kino na mga bagong damit din po ha, mula sa Phil 7 at sa Rural Rising Philippines. Meron ding mga laruan mula sa Ronald McDonald's House Charity and Water Filters mula sa PLDT Smart Foundation. Sa tulong naman ng Juan Meralco Foundation, naghain tayo na sa ilang mga evacuees sa Barangay Matnog at Gabawan sa Daraga at sa Bayan ng Malilipot sa lalawigan pa rin po ng Albay ng mainit na kanin at ulam. Actually, sponsored din po ang isang araw na feeding ng PLDT Smart Foundation. Gayun din po ang mga water filters mula pa rin sa PLDT Smart Foundation. Naku, si Ma'am Esther Santos, ang president ng PLDT Smart Foundation, andun sa TVJ nanunood. Ay, nanunood. Ma'am, shout out. Kaya sabi niya, pwede bang umakyat sa studio niyo, Ma'am? Why not? Pwede. So, mamaya susunduin sila ni Donna. Nagbigay din tayo ha ng mga bagong damit. Mula yan. Ayan, mula naman po yan sa Rural Rising Philippines at tiniyak po nating makatanggap pa rin po sila ng mga hygiene items. Ayan, pati yung mga bata. At sa mga susunod na araw, sa mga oras na ito, ay nandoon sa Tabaco yes. City Albay po uli ang team ng Alagang Kapatid. Kasama, of course, bitbit ang ating Photon First Responder Food Truck. Nandun din ang ating malaking TV. Oy! At nabu-viewing sila correct. Doon. So meron tayong viewing station sa Libon, Albay. Meron pa dyan sa Tabaco City, Albay. Ayan. Galing, samantala, ayan ha. Hindi magkukulang yan. Actually, apaw-apaw yung ating mainit na aros kaldo. Samantala, ang aming pinaghandaan at pinakahihintay na selebrasyon ng 10th taon ng Alagang Kapatid Foundation, matagumpay po nating nairaos at taus-puso po talaga ang aming pasasalamat sa lahat ng mga individual sa mga individual donors, mga institutions, mga pribadong sektor, mga kumpanya at pati na rin mo na yung mga nasa gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno, mga LGUs na naging katuwang natin sa nagdaang 10 taon. At nakibahagi nga po dito sa Sining at Bayanihan, isang dekadang Alagang Kapatid. Yan, Mon, ha? Thank you talaga. Ay, naku po, sobrang salamat ha dahil po sa Alagang Kapatid, si MVP mismo ang nag-abot sa akin ng pasasalamat. Pupuntangi. Ako lang. Ikaw lang ang kaisa-isa. Oo, tapos palagi sasabi sa akin ni MVP, dati ka taga Channel 7, di ba? Hindi nga po. First job ko po dito. Si MVP o nanonood doon sa 7. Lagi ako niloloko. Tapos yung inaabot na yung certificate mo, sabi niya. Sa akin ba to? Sa akin ba yan? Sabi ko, sinagot po, mo ba? Oo, kayo po yung signatory, boss eh. Oo nga naman, ba't niya bibigyan yung sarili niya ng certificate? Pero salamat, Akpi. Salamat po at congratulations for a decade of public service. Yes. No, sa lahat ng bumubuo, sa lahat na nasa likod, sa harap, sa gilid, correct. At nasa ilalim pa niya ng ACFI, mabuhay po kayo at maraming salamat. And more, 10 years yes, pa, no? Yes. At many years pa talaga. Ugud-ugud na ako. Ugud-ugud, kayo na yun. Kuyon na yun, di ba? Pwede ba? Yes, kayo yes. na yun. Best team ever, maraming salamat din. Ayan. Mabuhay po, mabuhay ang ACFI and best team ever. At syempre, hindi natatapos yung pagtatrabaho. Ayan. Of course, naku Menchi, sa pagdiriwang naman ng National Blood Donors Month this July, abay, impitado po kayo sa pakikilahok at pakikibahagi po sa series of bloodletting events sa mga sumusunod na lugar. Ilista nyo na ha, kumuha na po ng ballpen at papel o i-type po sa inyong mga cellphones sa pakikipagtulungan ng DOH Calabar Zone. Meron po tayong schedule on July 11, Metro Central Mall sa Santa Cruz, Laguna, mula alas 8 po yan na umaga hanggang alas 12 lamang ng tanghali. July 21 naman sa Panukulan, covered court ng Panukulan Quezon mula alas 8 na umaga hanggang alas 12 rin po ng tanghali. Habang July 27, mark your calendar sa Municipal Covered Court naman sa Agdangan, Quezon mula 8 a.m. to 12 noon. At sa July 28, punta na sa Carmona Community Center sa Carmona, Cavite mula 8 a.m. to 12 noon. Nakakapaglaway na ito. Nakaka-distract sa pamumuno naman po ng Philippine Blood Center. Abay, meron tayo. Oh, may lumalapit na sa akin. Teka lang. Sa July 2, sa Villar Gymnasium, Barangay Talon, 2, Las Piñas City, mula 8 a.m. hanggang alas 2 po ng hapon. July 8, Fisher Mall Activity Center, Quezon Avenue, Quezon City, para sa National Blood Donors Month 2023. Ito po, mahaba-haba yung oras. Mm-hmm. Mula 8 a.m. to 5 p.m. Sulit na sulit dyan. July 15, punta naman po tayo sa Maaasahan Community Organization Covered Court
sa Barangay 105 sa May Tondo, Maynila mula 8 a.m. to 2 p.m. At sa July 29, mga kapatid, Team Monchi sa maaasahan community organization covered court pa rin, pero Barangay 155 Raksabago Corner Dagupan Extension Tondo, Maynila naman po mula 8 a.m. to 2 p.m. Pag hindi nyo po nalista kagad lahat, pwede nyo pong i-replay ang ating FB Live, mga kapatid, para po makuha nyo lahat at ma-take note ninyo yung mga lugar at mga dates na yan. At habang tinatakam ako nito. At ano, ipopost naman po namin yan sa aming Facebook account. Bakit ganun? Parang ako parang ginejeta nyo ko. Kaya nga eh. Kakain ako ng ice cream tinidor. Ba't si Mon Kutsar? Ako tinidor talaga. Alam mo, hindi ko lang kung may galit sa'yo si EP, pero gusto nila sabihin na i-share mo daw talaga. MVP, grabe po. Pinakakain nila ako ng Carmen's Best Ice Cream Salted Caramel Flavor. Masarap naman. Ano sa akin? Brazilian coffee. Ang sarap. Ang tinira nila dun sa loob yung strawberry. Naku. Uy, halala, nabisto na dinekwat ko to doon sa viewing party sa baba. Tago natin. Sir, sa viewing party ba to? MVP. Thank you po. Thank you, MVP. Salamat, MVP, na nasa Butuan ba o nasa Bukid nun? Oo, nanunood sila. Oo nga, grabe. Live na live. Ayan, meron ng kapalit, yung spork. para daw hindi ka mag-jeta, ma'am. Oy, grabe. Nagkakasiyahan lang po tayo, mga kapatid. Gaya po ng pagbabalik nga sa telebisyon ng TVJ at ng Legit Dubber Cards, no? Masaya lang din tayo dito sa Alagang Kapatid. Kaya naman, sa puntong ito, magkakaroon na tayo ng very quick commercial break. Pero walang bibitiw, ha? Dahil patuloy po ang saya at paghatid po natin ng pag-asa at serbisyo publiko dito lamang po sa programa. Yung mga shoutout, mamaya. Yes! Diyan lamang po kayo. Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ed Payon, DJ Chacha sa Radyo 5. The country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ed Payon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat at Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Head Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Ang first fun series ng trending kilig tour, Gerald Napoles. Ngayon pa ba susuro ang PDA? At Kim Molina. Ito ko lang naman ng simple at masayang birthday para sa anak na. Ang pamilya ang bida sa pagmamahalan, ang bida rin sa katatawanan. Hindi ko talaga makita kung ano nakita mo dito sa asawa mo. 2 minute to mention. Best nainay. Best taytay. Best family ever. Team A, tuwing Sabado, 9:30 p.m. Tutok na sa TV5. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte. Kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chikadora. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap ang higaan ng katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid. Iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25
5,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Narinig yung ating Max, yung marites natin dito dalawa. That's just ko ang ating boses talaga. Ang saya-saya talaga nitong araw na to, Mon. Of course, grabe mga to. Kapatid, no? Ang daming mga pagbabago, historic. Ang daming mga very historical moment, pero we are here very very happy. Gaya po ninyo, malamang excited po sa lahat po na nangyayaring kaganapan sa TV5, sa 1PH, yes. Radio 5, lahat na. Hindi lang ito kasi talaga naman para sa atin, Mon. Talagang really this, ito yung saya part, ano, yung pag-asa part. Sige, yan na tayo, meron tayong ambag dyan. Yung saya part, ito yung dinadagdagan natin. Pero ito mga kapatid, talagang yung topic natin. Tapos kanina nagpakita tayo ng ice cream. Nakakainis, grabe tayo. Ito po kasi kamakailan lang po, ipinagbabawal na ang pagbebenta at paggawa at pag-angkat ng mga pagkain at produktong may trans fat sa bansa. Ang trans fat o trans fatty acids ay karaniwang ginagamit po sa mga deep fried food and baked products, mm-hmm, para tumagal po ang shelf life ng isang produkto. Doon pala yun pumupunta, no? O pagkain. Kaya sa pagdiriwang po natin ng Nutrition Month ngayong Hulyo, abay himayin po natin mga kapatid ang ilan sa masasamang epekto, mm-hmm, ng trans fat sa ating kalusugan. Ipapaliwanag po yan sa atin ni Dr. Maria Leonora Capellian, isang endocrinologist mula sa Makati Medical Center o MMC. Happy Sabado po, Doc, and welcome sa Alagang Kapatid, Ma'am. Magandang hapon, Sir Mench, Ma'am Mench, and Sir Mon. At yeah, salamat sa inyong pag-imbita. Of course, thank you very much also, Doktora. Alam namin it's on a Saturday and talagang naglaan po kayo ng oras. Mm-hmm. Dok, ito po, umpisahan natin sa pakipaliwanag naman sa amin. Ano nga ba itong trans fat? Okay. And then bakit ito itinuturing? Wow, itinuturing itong worst kind of fat. Wow. Yes, worst fat. Mm-hmm. So, ang trans fat na tinatawag ay dalawang uri. Mm-hmm. Isa ay naturally occurring trans fat. Ito ay galing sa ating mga hayop like beef, lamb, pork, mm-hmm, at sa mga produkto nito katulad ng gatas at meat products. Mm-hmm. Ang pangalawang uri ng trans fatty acid or trans fat ay yung artificially occurring trans fat. Mm-hmm. Ito yung ginagawa sa planta. Mm. Ang liquid oil or vegetable oil, okay, ay nilalagyan ng hydrogen upang ito ay mamuo or mag-solidify. So ito yung mga ginagamit sa restaurant, pang prito, pang deep fried food, pang makikita ninyo, not only for deep fried food, pati sa baking, mm, at pang uri ng pagkain. Mm-hmm. So bakit? No? Mm-hmm. Bakit ito ang ginagamit? Dahil ito ay first and foremost madaling gamitin. Okay. Tibo siya, lalagay mo lang, iinit na, pwede ka nang mag-deep fry. Pangalawa, hindi ito masyadong mahal. At ito ay tumatagal ng mga ilang araw or ilang buwan na hindi nasisira. Hindi katulad ng ating healthy fat or unsaturated fat. Mm-hmm. So, pangatlo, ito ay nagpapasarap sa pagkain. Makikita mo, mm, pagka tayo hinainan ng adobo, mm, kaldereta, masarap siya. At pwedeng gamitin ng paulit-ulit sa mga deep fry natin. Barbecue, banana cue, tomato cue, yun. Mm-hmm. Mga fries, kasi yung mga dinideep fry na isda, yes, anong sarap pag deep fry yan? Malutong na malutong. Oh no! Ngayon na marami talaga tayong street food na tinatawag na talagang nilulubog sa mantika, ano po? Oh yeah, yung mga fried chicken, mm-hmm, ano, Mon, ikaw, mm-hmm, I think. Sige nga, mm-hmm, Doc, gaano po ba karaniwang yung dami? Gaano po ba karaming trans fat ang maaaring i-intake lamang po
kada araw ng isang tao para at least, di ba, hindi po ito magdulot ng masama pagdating po sa kalusugan. Mm-hmm. Sasabihin ko muna bakit masama ang trans fat sa akin. Sige nga, Doc. Opo nga. Mm-hmm. Ang paggamit ng trans fat ay nakakasama sa ating kalusugan. Ito ay nagpapataas ng ating bad cholesterol. So pag nagpa-blood blood test tayo, meron tayong tinatawag na LDL. So ito LDL. Yung bad cholesterol. Mm-hmm. So pag tumataas yun, nagbablock or nagbabarang ating mga ugat. Oh. So yun yung simula ng pagkakaroon ng hypertension at coronary artery disease or sakit sa puso. Pangalawa, pinapababa niya ang ating good cholesterol. Again, kung may LDL, merong HDL pag nagpatingin tayo ng ating blood test. So, ang HDL, ito yung nagpoprotekta sa ating puso para maging healthy siya at malusog. At ito rin ay pwedeng magdulot ng stroke at diabetes or metabolic syndrome or siguro naririnig nyo na rin, fatty liver. Ah, yes, yes. Yes. Opo. So, ito yun. Mm-hmm. So, may certain account, ano po ba? Number na dapat pwede mo lang i-intake o wala? Meron wag na lang. Ayon sa pag-aaral, at least 1% ng total calories. 1% lang, ha? Oh, my! So, okay. Kung halimbawa, 2,000 calories per day ang iyong diet, 1% lang doon, dapat makuha natin sa ating trans fat. Nasa pero mga label yun eh. Kung wala. Ay, oo nga. Oo. Saka nasa label din kahit yung trans fat, nasa label din siya, Doc, di ba? Usually. Opo. So how do you, Doc, yun nga, how do you appreciate yung mga label na ganun? Pag merong nakalagay trans fat, ano dapat yung titignan natin? Anong numero yung titignan natin? So, makikita nyo sa label, no? So saturated fat, ang saturated fat hindi rin maganda sa katawan. Makikita mo nun sa ibaba nun, trans fat. Zero trans fat. Dapat zero trans fat. Yun yun. Okay. Pero, meron bang zero trans fat talaga, Doc? Sa mga may ganong saturated fat? Sabi nga sa mga pag-aaral, kahit sinabing zero trans fat, meron pa rin yung 0.5. grams of trans fat. Okay. So, pwede yun ang gagaling sa iyong saturated fat. Yun nga eh. Basta may saturated fat, basta ang pagkakaalam ko, medyo kasunod na niya talaga yung trans fat. Magkasama eh. Sila. Tandem sila, kumbaga. Pero doktora, so what do we do? Anong alternative na mas healthy na uri ng fat na pwede natin gamitin? Yun pa naman yung masarap. Oo nga eh. Ito yung unsaturated or polyunsaturated fat. Mm-hmm. So, yung makikita mo to sa isda, fish fat like your salmon, avocado, yun din, or vegetable oil like your peanut oil, mga ganyan. Medyo may kamangyan lang. Okay. Unsaturated fat pala yun. Even yung coconut oil, tama ba? Okay ba yun, Doc? Ang coconut oil po ay part ng ang coconut oil ay part ng saturated fat, so mataas din siya. So ang mga bagay na mababa ang saturated or trans fat ay yung mga seafood, yung peanuts, at yung galing sa gulay, olive oil. Quite expensive. Pero pero in the long run, mas healthy siya. Mas tipid sa kalusugan. Compared sa mga yun. Yung madali ka mapa-hospital. Yes. Halo magpa-hospital ngayon. Oo, Doc. Mahal, Doc. Saka delicates yan. Pero, oo nga. Pero, syempre, Doc, malaking hamon ngayon eh. Ayan, sige. Malaking hamon ngayon actually yung pagpapatupad po ng nung pagbabawal ngayon ng trans fat, 'di ba? Yan po yung ibinabalita na rin sa mga news programs. Mm-hmm. Pero sa puntong 'yon, Doc, na talagang malaking challenge nga po 'yun sa merkado. Ano po kaya nakikita natin malaking paano ito mapapatupad, yung pagbabawal na 'yan? Actually, sa ibang bansa napatupad na po. Marami na pong bansa ang nagbawal or nagbawal ng trans fats ng pagkain. At makikita nyo na rin naman sa ibang food labels na imported, no? Makikita nyo, zero trans fat. Mm-hmm. Ngayon, sa ating bansa, kailangan talaga ng masusing edukasyon. Manggagaling sa bahay, kailangan yung mga magulang talagang
maturuan ng tamang dieta, tamang choice ng food, yung pagpili ng pagkain. Yes. Mm-hmm. Opo. So, Doktor, wait go, lang, oo, mga kapatid. Parang abay, bigla kaming natigilan because we're... Nagulat kami at talaga napangiti dahil yes, po ngayon, live na rin tayo, mga kapatid, sa 1PH yes, Signal TV Channel 1, mga kapatid. Kaya, Dok, ayan, kaway-kaway ka kaway na talaga. Na, we're now on TV again. We are again on TV aside from the FB Live and of course on, yes, radio, on radio, we are now on TV. So please, ayan, baka may tanong pa si Menchi. Actually, ang hihingin ko kay Doktora, so now, Doktora, we have additional viewers... Again, mga kapatid, ang pinag-uusapan ay, natin opo, dito, yung pagbabawal sa merkado ng pagbebenta ng trans fat. Pag-include ng trans fat sa mga pagkain. At yung bakit ito masama. So, Doktora, very quickly, can we reiterate lang po, walk through it again? Mm-mm. Bakit delikado ang trans fat? Ano ang pwedeng alternatibo dito? And ano na ang inyong paalala sa aming mga yes, matitigas please ang ulo? Aray ko po. Sige. Ang trans fat po ay masama sa atin dahil ito ay pwedeng mag-cause ng sakit sa puso, diabetes at stroke sa ating mga kababayan. So dapat talaga malaman natin yung food choices, yung tamang pagpili ng pagkain, hindi porket masarap ay talagang kakainin natin ng madami. Ang isa pa ho ay pwede nating bawasan yung amount of fat doon sa pagkain natin. Kung halimbawa tayo ay kumakain ng maraming butter, medyo babawasan na po natin. At marami pong programa ang DOST or Department of Science and Technology, mm-hmm, tumutulong upang i-promote itong healthy yes eating. So actually, meron tayong Pinggang Pinoy. Opo. Yes! Maganda yan. So, ano yan? It caters all ages. Tama. From children hanggang senior citizen. Okay. So, napakadali lang po yun intindihin at of course, tayo ay mag-ehersisyo para ma-burn natin ang ating mga nakaing trans fat. Okay po. Nako, nag-guilty ako dun, Doc. Pero malaking, magandang paalala po yan, refresher sa atin. Doc, thank you very much for reminding and refreshing yes us dito sa mga bagay na dapat isinasaisip at isinasapuso po natin, no, yung pag-aalaga po sa ating katawan. Doc, maraming salamat po. Thank you very much. Sa inyong oras, ma'am. Dr. Maria Leonora Capellan, isa pong endocrinologist mula sa Makati Medical Center. Yes, thank naku you, Mark Funelas. Thank you, Sir Mark. Sana sa amin din, ha? Oo yeah nga. Sa Bangon Bayan. And hello, viewers yan on 1PH. Yes! Hello po si Nanay Terry Mendoza, tuwang-tuwa na sa Iloilo at saka syempre si wow Nanay Linda Caso ng Batangas. O diba, nasegue ko pa? Nakahinga okay na ba kayo sa inyong legit Dabarcads fever for yes this Saturday? Grabe, no? Ako, hindi pa ako makamove on. O hinga muna tayo, hinga muna tayo. Pag-wee-wee break na kayo ngayon. Correct. Dahil marami pa tayong pagkukwentuhan, mga kapatid, sa pagbabalik po yan ng Alagang Kapatid. Diyan lamang po kayo. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nothing beats watching the FIBA World Cup live and in person. Well, and Jordan Clarkson takes off. Buy your single day pass and get access to 2 live games of the FIBA Basketball World Cup for as low as 999 pesos. And got it! All right, with a 3-point connection, the score is tied. Head to philippines.worldcup.basketball for more information, ticket types, seat information, and other special offers. Buy your tickets today. Goodbye, Mitchell, and here comes Giannis up to the cup. Oh, there you go. Kala mo andun ka. Live na live ang datingan. Performances na gusto mong ulit-ulitin. Sabado Night Live. Live tracks of your favorite songs. Markahan na tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi.
Sabado Night Live para buhay na buhay pa rin sa alaala. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Professor, novelist, writer, overseas Filipino worker, Danton Remoto, Pinoy Connect. Usapang OFW, ang usapang remoto, usapang Pinoy, saan ka man sa mundo. Dahil bonded tayo ng iisang kasaysayan, panitikan, musika, salita, balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, Pinoy Connect. Hindi ka chappy. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Payon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ay, talaga nga naman. Oy, ang bilis. Uy, talaga nga naman. At diba? Sa punto kita kasi mga kapatid, ano, pinag-uusapan namin kung sino talaga yung mga dapat nating pasalamatan, mga partners, sponsors at donors. Ito po, umpisahan natin mga kapatid ha, sa bigla kasi umakyat. Sumabay yung dila ako dun sa pag-ano ng prompter. Ano ba yan? O sige na, serious na. Department of Health, Center for Health Development. Kaya na, magpapanag-umpisa kasi ng... Ayun, sandali. Okay. Hindi ako malalim. Department of Health, Center for Health Development 4A, DOH Calabar Zone, Philippine Blood Center para sa ating World Blood Donor Day and of course, yung National Blood Donor Day. At of course, ang ating Department of Agriculture Director Junibert E. Desagun, OIC Director, Agribusiness and Marketing Assistant Service. Siya yung katuwang natin sa pag ng ating mga bossing nag-ribbon cut kahapon. Thank you po. Sa Kadiwa. Yan. Of course, pasasalamat din po sa ating mga sponsors. Nandiyan ang The Generics Pharmacy para po sa kanilang mga ilang batch na ba to? Fifth batch na po ng maintenance medicines worth more 50,000 45 pesos and more pa. No, yes. Talaga naman TGP, tunay na generics ng Pilipinas. Salamat din sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Philippines, SM Investments Corporation, Manila Doctors Hospital, Times Trading Company, Inc. at Elmer's Glue, my favorite glue, Kino Consumer Philippines Inc., Bingo Plus Foundation Inc. At sa Miyerkules, igigis namin ng Bingo Plus dahil sa partnership ng sa alagang kapatid. Yay! Sir Jasper, ang president. Yata, hindi ako sure kung sino, pero si Sir Felvin, tingnan natin. May nag-message lang po sa amin. Yes, ayan, yes, thank game. You, ha. Technology forward, caring onwards. Jollibee Group, pasasalamat din po. At syempre sa Ever Bilena Cosmetics Inc. Happy 40th anniversary, Ever Bilena for every beauty. Ayan, patingin nga uli please kasi kanina po ay nag-viewing party tayo dyan sa Parola Tondo. At more than 100, ayan, nagpa-Jollibee party naman ng Jollibee Group kanina habang nag-viewing sila ng TVJ. Thank you very much. Thank you. Jollibee Group and Jollibee Group Foundation, thank you very much.
Uy, ang sarap na ka chicken joy sila. Gusto ko ng chicken joy. Ako kahit burger steak lang, saka Uy, jolly hotdog. Nga, pwede na. Oo, tsaka yung ano, oo, no, yung hotdog. Sa akin, Choco Sunday, masarap din doon. Uy, gusto ko rin yan. Mm-hmm. Gusto ko rin yan. Ayan, thank you very much to all our sponsors, of course, and to all our partners. Mon, meron ka pa. Uy, maraming salamat din po sa ating mga donors. Nandiyan po ang Regicon Healthcare Inc., LungGuard, your daily vitamins thank for lung you. Immunity. Goodfellow Pharma Corporation Foundation Thank through Ms. You. Carmen Lim for Masaderia Cheese Rolls, Pansit Bihon, at Assorted Biscuits. Salamat din sa Thank Nivea you. Philippines, Buyer's Door Philippines, Etong Chinko, Manufacturing you. Corporation, Ligo Philippines, at sa Rural you. Rising Philippines for their mabibilog. Mabibilog! Gusto ko yung word kanina. Oo, okay, kasi natawa talaga ako. Sabi ko, grabe yung at grabe mabibigat. Description na mabibilog. Ayan. At syempre, ayun, mabibigat. At syempre, thank you din po sa MVP Group. Nandiyan ang One Meralco Foundation, Metro Pacific Investments Corporation, Metro Pacific Investments Foundation, Maynilad Water Services Inc., PLDT Smart Foundation Inc., PLDT and Smart Communications. Yan. At Metro Pacific Tollways Corporation. At syempre, Maya, Signal TV, Signal Cares, Makati Medical Center Foundation Inc., MediaQuest Holdings Inc., TV5, Media5, at Nation Broadcasting Corporation, NBC. Maraming thank you. Grabe mo, pahaba ng pahaba yung listahan okay. natin ng pinasasalamatan. At, say yan, Menchie. At of course, mga kapatid, sa mga nais pa pong magpaabot ng tulong at maging kabalikat sa isang dekadang serbisyo publiko ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated, maaari po ninyong i-deposit ang inyong mga cash donations sa aming mga bank accounts na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. Show your love at tulong. Help our kapatids in need. And to extend help, here are the two ways you can donate to ACFI via Maya. First, scan the QR code to donate to Alagang Kapatid Foundation with your Maya app or any QRPH-enabled bank or wallet app. Second, support via the donate tile in the bills pay feature of the Maya app and choose Alagang Kapatid Foundation. Ayan. At syempre, we also accept monetary and in-kind donations sa mga sumusunod pong drop-off points. Pwede po sa 762 Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Novaliches, QC na may zip code na 1116 o di kaya naman po dito sa bagong tahanan nga po ng TVJ sa TV5 Media Center Reliance Corner Sheridan Streets, Mandaluyong City na may zip code na 1550. At ang palagi po namin sinasabi mga kapatid, no, wala pong maliit na halaga sa pagtulong, no. Every amount, any amount, no, or any in-kind donation, lahat po 'yan malaking bagay po at siguradong malayo pong patutunguhan. Gaya po na nakikita ninyo every Saturday, no, every week nire-report po namin sa inyo kung saan napupunta ang inyong mga tulong through Alagang Kapatid Foundation. At ito po ay napupunta sa mga most deserving kababayan po natin. Uy, thank you very much to our more than 150 viewers on Alagang Uy! Kapatid's Facebook page. Nakakatuwa and of course, naman. Ito ha, speaking kasi of pagtulong at pagtugon, isa pong naistugunan ng Alagang Kapatid Foundation ang kakapusan sa maintenance medicines ng ating mga kapatid. May ginagawa po kami dyan sa tulong ng aming Hatid Gamot Project o HGP ng ACFI. Dahil po sa Alagang Kapatid, kayo po ang bida bilang Mensa Hero! Nitong nakaraang linggo, mga kapatid, ano, masaya po kaming ibalita sa inyo na dalawang kababayan po natin sa Rodriguez Rizal ang nahatiran ng kanilang panawagang gamot. Una po riyan si Tatay Joselito na natanggap po ang kanyang mga gamot para sa kanyang sakit na diabetes. At natanggap na rin ng binatang si John ang mga gamot para sa kanyang kondisyong psoriasis. Maraming salamat po sa ating tagapagpagaling ng Pilipinas, ang TGP, The Generics Pharmacy. Kaya sa mga may pangangailangan sa maintenance medicines, magpadala lamang po ng mensahe sa Alagang Kapatid. Ipadala ang inyong video panawagan sa aming Facebook page na Alagang Kapatid Foundation Incorporated. At bawat Sabado, pipili po kami ng Mensa Hero. Ang bawat mapipili po ay aming padadalan ng mensahe confirmation and at the end of the month, amin pong ipadadala sa inyo ang inyong mga ipinanawagang gamot para sa aming mga napiling Mensa Hero. Huwag pong kalimutan mga kapatid, una mag-upload nga po sa aming Facebook page ng inyong 30 to 45 seconds na video panawagan. Ibahagi po sa amin kung ano po yung dahilan at bakit ikaw ang nararapat po na mapabilang sa ating Hatid Gamot Project ng ACFI. Pangalawa, magpadala po kayong ng malinaw na picture ng updated na reseta at medical certificate. Paalala lang po ha, tanging may mga reseta at medical certificate nitong nakaraang
tatlong buwan ang maaari po mag-participate at mabigyan ng pagkakataong mapili dito po sa ating Hatid Gamot Project. At isa pang good news, mga kapatid, Team Monchi, dumating na po ang ikalimang batch ng mga gamot na donasyon po ng The Generic Pharmacy worth 50,045 pesos. Hindi lamang po yan para sa Mensa Hero segment natin, kundi para na rin sa iba't iba mga programa at proyekto ng ACPI. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng TGP, tunay na generics ng Pilipinas. Uy, grabe. May oras pa tayo. Meron pa tayong 3 minuto, Mon. Kasi, again, Mon, ito nais kong pasalamatan, ano, dahil nga para dito sa ating TVJ sa TV5, nagkaroon tayo ng mga viewing parties all over the Philippines, at talagang tinupad natin yung mula Batanes at hindi lamang po hanggang Jolo. Kasi as far down as Sitangkay, Mon, in Tawi-Tawi. Kasi thank you to Signal TV. Oh, galing. Nais namin pasalamatan ng Philippine Marine Corps, MBLT 3, MBLT 11, MBLT 10, Maru 9. Ang ating headquarters, thank you very much. Ang ating mga Marine Battalions. Palo Leyte, meron tayo diyang viewing station. Meron tayo sa Albay, dalawa ito. Sa Libon, Albay, meron din tayo sa Tabaco City, Albay. Uy, galing. Kanina sa Parola Tondo, yun ang Jollibee. Yes, thank you very oo. Much, Jollibee, ha? Halos lahat talaga. Yung mga households thank nagpapadala you. Ng kanilang mga pictures. Abra Bangged. Oo. Thank you very much. Sinabi kanina kasi, mag-picture daw eh, correct. Kasama sa TV, para manalo. Ito, may mga nanalo kanina. Kami 20,000 pesos yung napanalo na nung isa. Kami nga, nag-picture din kami para ba namang mananalo kami. Eh, di syempre, nag-picture din kami. Gusto namin na... Umaasa. Kami padala yung Pumuhopya. Picture. Pero again, maraming salamat. Next week, please, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Talagang papakita namin yung mga litrato ng mga... Especially yung mga nakatuwang ng Alagang Kapatid Foundation mo. Napakalaking tulong po ng inyong ginawa para sa amin na kayo ang naghatid ng saya. Thank you. Dapag Boys ng Southern Leyte, Liloan Southern Leyte. Po. Thank you very much. Grabe. Ang dami niyan, mga kapatid, no? Dami. Medyo kukulangin po oras natin para isa-isayin po yan. Pero yung pag-shoutout po sa mga nanonood sa atin, hindi natin kakalimutan, sina Arthur Escobar, Michael Ang, sina Leia Vobien, Elena Militante Ebon, isama ko na rin po sina Sir Justin R. Enriquez ng Hawaii, Leonora Trottier ng Canada, Adela Ahonen ng Finland, Sakura Javier ng Japan, John Irvin sa Diwaluyon, at si Menchi, marami pang baon. Oh yeah, si Sorina G. Santos. Hi, Miss G. Bakit hindi ko kayo mahanap? Teka lang, hindi ka nagtitingin yung post namin. Sabi ko, di ba, nag-overtime katiting ang TVJ. Pagbigyan natin, first episode po nila. That's blessing, blessing po yan. Huwag natin tatanggihan yan. Marami pang iba, hindi ko na mabasa yung Aurora Hagisan dyan. Ay, thank you. Also nako, watching. Nako, yung mga na nasa 1PH, kaya hindi nga ko eh. na nabasa. Sobrang na-excite mamaya, po kami lahat, mga kapatid. Mamaya, oo, sa ang replay. Ang dami nating viewers ngayon, ha? Yes, thank you very much thank po. Thank you. At sana huwag kayo bibitiw, ha? Again, bagong time slot na po kami, mga kapatid. At tambalang Monchi, Mon, merong nakwento ko sa iyo yung sinabi ni Ma'am Jane Basas, Team Monchi. Oy, masaya yung Team Monchi, di ba? Pero yun nga, mga kapatid. Oo, after TVJ, huwag bibitiw dahil kasunod na po kaganyan ang Alagang Kapatid tuwing alas 2:30 po ng hapon hanggang alas 3:30 po tayo ng hapon. Para ngayon, matatapos yes. na po kami. Oo, kailangan na namin magpaalam, pero ayaw pa namin magpaalam. Tapos mamayang gabi, meron pa rin tayong replay. Sabi ng TV, ha? Ayaw magpaalam. Mamaya pa, hindi pa rin naman tayo nila sinasabihan. Oo, ha? Pero naman. Again, maraming salamat po sa mga legit Dabarkads. Thank you very thank much. You. Thank again, you. Kasi kayo din po ang nagpadama na welcome sa TV5, tama. Ang TVJ. Salamat din po sa pagpapatuloy sa amin dyan sa inyong mga tahanan, mga kapatid. No? Kasama you. Po ang TVJ at Legit Dabarkads. Habang si Miss Don at si Miss Cindy, may picture kay Bossing. Ay! Grabe. Bakit ko hindi ko nagawa GC? Yun? Oo, nasa GC pa. Grabe, oo. Iniwan nila tayo. Oo, nagpa-picture na doon. Ah, kaya walang nagpapaalala wala sa atin ng magpaalam na. O sige na, papaalala po kayo mga kapatid. Baka pag-ganitan po tayo ni Ipi oo, Biglat, G, kaya ako suburin nabubulag tayo. Kasi nga ang dami namin pagbabasahin. Eh, kulang na yung oras natin. Again, maraming salamat. Hindi lang Team Monchi, pati ang mga legit Dabarkads sa inyong pagtutok sa Alagang Kapatid. Meron pa tayong replay mamayang gabi. Diyan namin babatiin yung iba pa pong mga hindi natin nabati ngayon. Signal TV Channel 1 po yan, 1PH. Ako po ang inyong lingkod, Menchi Silvestre mula sa Best Team Eva. Isa rin pong kabahagi ng Best Team Eva. Ako naman po si Mon Gualvez. Kaysa niyo po ang ACPI hanggat kaya niyo nang
mag-isa. Dito na tayo sa totoo. Gawin po ang tama para sa sarili, pamilya at bayan. Kami po ang 1PH. Teleserbisyo para sa mga legit na barkads! At yay! Mga Pilipino! Yay! Happy weekend! Totoong usapan, totoong buhay, 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, in Mega Manila. 25,000 watts of true broadcast quality. Mas pinalakas, mas pinalawa, mas pinalinaw na tunog ng AM sa FM. Ito ang 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Yung mga Muslim at yung mga Hudyo. Kilalanin din natin ang iba pa nating mga kababayang itinuring ng Spain bilang kanilang tahanan. Ano pong pinagdadasal ninyo para sa sarili ninyo? Bigyan pa ako ng lakas para araw-araw, para makatulong pa. Kung mayroon ako, hindi ko pinagdadasal.